Yeah, mga kaibigan, gaya po ng aming pangako sa inyo kanina, tayo po ay gagawa ng paraan para po makausap po natin ang top 2 ng physicians licensure examination na katatapos lamang po. Yan po ay si Doc Gabriel Paul Pascual. Doc, magandang morning po. Good morning, kuya. Good morning po. Naku, kuya ka talaga. Kuya talaga. Doc, kilala ko. Ako si Ading Gracia. Ading. Saan natin ngayon, Doc, si Doc Gracia. Doc, bago ang lahat, maligayang pagpasa po sa Physician Licensure Exam at mula po sa amin sa RNG Luzon. Congratulations! Salute! Maraming salamat po. Ano po ang pakiramdam na sa lahat po ng mga achievements nyo, dumagdag pa ito? Well, of course, happy po ako na nakuha rin natin to. Pinaghirapan ko since... I worked hard for this na since nung med school po natin na gusto ko talaga siyang parang kumbaga ito yung pinaghirapan mo na eh. So talaga happy ako na nandiyan na siya. Yes. Alam mo, Doc, ako ha, sa mga hindi nakaka-achieve ng mga na-achieve mo. Ano ba ang sikreto para po tumanda kang matalino? Ano, kinain ka ba nung bata ka? May sinabi ba yung nanay mo na pinaglihian para maging ganyan po ang utak ng isang Dr. Gabriel Pascual? Well, actually, yan na lang naman po. Pag tinatanong po ako ng mga tao regarding this, ang sinasabi ko lang naman lagi, it's more on sipag at tsaga lang po talaga. Hindi naman po ako na nami-memorize ko lahat ng binabasa ko, pero pinagtsatsagaan ko po kasi. Kung hindi ko maintindihan yung isang bagay kasi, talagang binibigyan ko ng oras. So, more on yung efforts po talaga eh. Sabi nga po, mas daig ng masipag yung matalino. Eh, tapos sa inyo, matalino pa kayo, tapos masipag. Oo, Doc, ano po yung ginawa po ninyong paghahanda dito po sa board exam? Yun nga po, since nung nag-aaral po ako ng 4 years na medisina, yun na po yung nasa isipan ko na pagdating ng board exam, I really have to excel. Kaya talagang pag nag-aaral ako before or halimbawa may na-encounter po ako na pasyente nung nagro-rotate po kami sa hospital, binabasahan ko po talaga yan sa libro. So hindi lang po yung short time na nagre-review yung naging preparation ko. I consider na yung buong 4 years ko sa med school, part na po yun ng pagpe-prepare ko. Yes. Okay. Sa mga ano po, Doc Gab, sa mga hindi po nakakakilala sa isa pong Dr. Gabriel Pascual, syempre alam nila, uy, top 2. Pero kwentuhan niyo po kami saan po kayo lumaki, saan po kayo nag-elementary, high school, college, until po alam na po naman natin na kung saan na po kayo nag-medisina. Apo. Bale, ako po ay taga Baguio po talaga. Dito na rin po yung family ko po. Elementary po sa Special Education Center po. Sa SPED Center po, dito sa may SPED po. Then, high school po sa Baguio City National High School, Special Science Classes. Mga science talaga, katalino oh. Opo. Then, kumuha po ako ng kurso na Medical Technology po dito sa St. Louis University. So, doon po ako nag-pre-med po. Pero nung nag-medicina na po, na-offeran po kasi ako ng full scholarship po sa FEU, so Far Eastern University po, sa Quezon City naman po ito. Okay. Kung hindi po ako nagkakamali, Doc, kayo rin po ang top 1 doon po sa board exam ng MedTech, tama po ba? Top 2 po yan, top 2. Okay. September 2014 po. Okay. And of course, kayo po ay alumnus ng International Visitor Leadership Program, if I'm not mistaken. Yes, kuya. Sa US State Department. Opo. Active din po tayo sa, aside from academic po, yung mga ganun po na international exchanges po. Actually, dun tayo, di ba, nagkakilala ko yan. Yung mga ganitong exchange program, Doc, meron mo bang itong naitutulong sa mga kagaya po ninyo para po lalong mag-excel sa kanilang mga pinapasukan na profesyon or kurso?
Well, siguro ko when it comes to academics, syempre ibang linya 'yan, no? So hindi masyado, but when it comes to developing your skills sa pakikipag communicate sa ibang tao, pakikisama sa ibang tao, dun sa part na 'yan siguro malaki yung maitutulong ng mga exchanges. So hindi lang kasi halimbawa ako as a doctor, hindi lang naman dapat alam ko yung mga sakit. Kailangan ko rin dapat matutunan na makisama sa mga tao. Kailangan ko rin matutunan na mapaalam sa tao yung kung ano yung dapat nilang malaman. So nandun yung part ng extracurricular activities para ma-develop din yung mga ganong bagay. Okay. Doc, people would be very much interested to know kung ano po yung routine ninyo nung kayo po ay nagre-review para po dito sa board exam. Lilista ko yun. Marami ang nagtatanong. Gusto nilang malaman ano kaya ang sekreto ng isang Dr. Pascual. Lista ko yan, Doc. Lista ko yan. Actually, until the last week before the boards, hindi ko ma-establish yung routine ko. Magulo yung body clock ever since. And also kasi, tawag dito, aside from studying, meron pa akong mga inaasikaso din. Like, I also teach kasi sa review center. So, yung time ko, binabalanse ko talaga between studying and teaching. And of course, yung mga other businesses. Pero when it comes to studying, siguro I make it a point to study at least 12 hours a day. Tapos, usually sa gabi ako nagbabasa kasi pag umaga, marami talagang distraction, maraming tumatawag and so on. So, ganun po. Ano po yung mga kinakain nyo para iwas antok? Meron po ba kasi sinasabi nila, effective mani because peanut is the pull of the brain, kunkunada. Ano po ang, meron ba kayong ganyan? May pinapapak ba kayo habang nagre-review? Actually, yan eh. More on kape talaga ako. Nagugulat yung iba't tao sa dami ng kape na naiinom ko tapos hindi pa rin sumasakit yung sikmura ko. Aside from coffee, yung mga, well, nasabi niyo po yung mani, that's actually good. Tapos, yung mga, well, minsan, chichir yan, no? Pero of course, I do not recommend that kasi hindi healthy. Kung talaga mamimili po tayo ng kakainin yun, yung mani po talaga during review. Ang sabi ko na nga ba eh. Doc, ano po yung naging ano po yung naging sentro po ng board exam this year? Actually, unexpected po yung mga tanong sa boards. Kaya hindi ko rin po masabi ko ano yung sentro. Pero of course, may mga ibang topics like na-discuss din yung COVID, mga ganyan. So, at least medyo prepared tayo dun. And very timely kasi ganun yung panahon natin. Nandito, yun yung panahon natin ngayon eh. Okay, meron na ho bang mga offer sa inyo? Baka mamaya kukunin na po kayo ng mga ospital mula po sa ibang bansa. Ay, ibang bansa po wala po. But dito sa, of course, sa country natin, meron. But syempre hindi ko pa po pwedeng ma-disclose din. Opo. But definitely dito po ako magpa-practice sa Pilipinas dahil hindi po sure kung saan sa Pilipinas but definitely dito po sa Pilipinas kasi mas I think mas kailangan po ako ng mga kababayan natin dito. Doc, pardon our ignorance pero ano ho ba yung proseso, di ba? Kapag ikaw ay nag-graduate na sa medicine, mag-take ka ng board exam, after passing the board exam, what's next? Kuya Bale, before you go into med school, 4 years po na pre-med. So in my case, that was medical technology. Then 4 years po na med school. Then gagraduate po tayo. Pero hindi po tayo makapag-boards niyan. Kailangan pa ng 1 year na internship sa mga hospital. So bale, total of 5 years po yun. Then you take the board exam. After taking the boards, magse-specialize ka pa niyan. So, ito po yung mga sinasabi natin, surgery, internal medicine, yan. So, after pa po yun na mag-take ng board. So, that would take around another 3 to 5 years again. Then, after getting your specialization,
subspecialization na naman po, and that will depend again kung ano yung subspecialization. Sometimes, 2 years, may mga 4 years, may mga 5 years. So, matagal-tagal po talaga siya na proseso. Grabe. O ikaw, okay. Doc Paul, ano po ang specialization mo ngayon? Nakapag-decide ka na ba? At ano yung sub-specialization mo? Ever since naman po ang talaga nasa puso ko was internal medicine po. And then, eventually, neurology po siguro, subspec. Nako, Dr. Dr. Shepherd ito ng Grey's Anatomy. Okay, sir. Ano ninyo makaibigan, itong si Gab, milyonaryo na to. Kasi napakalakas po ng kanyang review center. Marinig lang po yung pangalang Gab Pascual, lahat po ng mga reviewee, pumipila na po sa kanya. Nako. Doktor na, entrepreneur pa, ano pang hindi mo magagawa? Okay, Doc, tatanong ko po, ano ho ang inyong opinion dito po sa ginagawang aksyon ng mga experts, ang pamahalaan sa COVID-19? Well, personally, Kuya, I think, of course, we are lacking in a lot of ways. So, well, andyan na po yung bakuna, no? But still, medyo mabagal pa rin yung rollout natin. Medyo marami-rami na rin po yung mga, personally, may mga kilala po ako na naapektuhan na rin yung COVID, may mga namatay na rin po ng mga doctor. So, very sad po yung situation natin, no? Hopefully, in the next months, medyo mag-improve. But I think medyo kailangan natin na mag-realign or mag-recalibrate ng ating strategy. Mm-hmm. Yan po. Yes. Oh. Sa tingin po ninyo, Doc, yung pong mga ginagawa po nilang lockdown, all of these are purely band-aid solution. What do you think, Doc? Ayaw po kitang i-push against the wall. Ayaw kitang mapasok muna. Actually, yun yung ano ko yan. Na-nail mo yan eh. Yun yung term talaga. It's a band-aid solution pa rin yung mga lockdowns, mga ganyan. But I think it's really necessary. Pero hindi rin, kailangan din naman nating balansehin yan with the interest of, yung let's say for example, business. Okay? So yung maraming businesses na naapektuhan nito. So we really have to balance this, yung mga lockdown, mga ganyan, doon sa kabuhayan ng mga kababayan natin. Personally, I'm also affected because I have my businesses, so I know how it feels. But necessary siya eh. Pero of course, hindi dapat sobrang strict din siguro. We have to balance. Okay. Doc, sa tingin po ninyo, ang focus na dapat ngayon ng Philippine government, lalong-lalo na po yung ating mga policymakers, should be geared in improving the healthcare system of the country, lalong-lalo na sa grassroots, para po madiklag yung bilang ng mga pasyente sa mga hospital. Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya. No? Of course, nandyan talaga. Kaya nga tinawag na frontline, eh, diba? Talagang yun yung pinaka-dapat natin i-improve. Although it will take a long time, hindi siya. Well, ngayon, no, nababalitaan siguro po natin, puno na rin yung mga hospital. But it would take a long time to expand yung capacity natin. At least siguro ngayon, dapat ang gawin natin, yung mga healthcare workers, masuportahan yung mga pangangailangan talaga nila. Okay, aside from, of course, yung compensation, yung protection nila, kumbaga, yung mga PPE, dapat ma-provide talaga natin sa mga healthcare workers. Although, of course, may mga steps naman na tayo towards that na nangyayari. Okay. Doc, ano ho ang dream ng isang Dr. Pascual para po mas mapagsilbihan pa ho natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga naghihirap? Yun ko yun. Bale, na sabi ko naman kanina, I want to go into internal medicine, then eventually siguro neurology po. After ko matapos yung aking subspecialization, of course, I dream na marami akong mga pasyente na ma-touch yung buhay nila. Of course, I can only do that if I keep on improving myself. If I keep on studying, I keep on expanding my knowledge. So more on ang talagang dream ko ever since naman is to impact lives. Okay, matulungan ko yung mga kababayan natin. Okay. Yes. Doc, last question from my end. First home po ninyo ang Baguio.
Yes. Manila, second home pa ho ninyo. Are you dreaming of serving Baguio? Yes, kaya definitely. But siguro sa training, I might go other places. Pero I will always find my self, no, going back to Baguio. Kasi dito po talaga ako. Lumaki. Malaki talaga. Dito po ako ever since. So, talagang babalik po ako sa Baguio. Nandito rin yung family ko and yung mga close friends ko. Okay. Ako po, ito po mga tanong ko pang natitira no, sa aking utak dahil nabibili po talaga ako sa mga utak nyo, ha? Mga katulad yung mga Derek Shepherd ang ano, datingan. Doc, ano po ang naging reaksyon ng pamilya ninyo dito sa Baguio at paano po kayo magse-celebrate dyan? Kayo po ba yung uuwi muna dito para mag-celebrate lang for a while at babalik sa Maynila? Actually, naka-uwi na po ako since Monday. Sinundo po ako ng parents ko. Nung na-release po yung results, nasa Manila po ako and sila nandito sa Baguio. Nung tinawagan ako, of course, happy po sila. Pero sabi din nung father ko, parang hindi niya na, parang expected niya na rin. Kasi nakita niya yung, nakita naman niya yung preparation ko. Na, okay. Sabi ko nga kanina nung wala ka pa, Doc, ang boring na nito, expected na yan eh. Ang dami na palang mga awards na nakuha, ang dami na palang achievement. Hindi na nakakagulat. Pero congratulations pa rin, dahil iba pa rin po talaga yung mag-top 2 ka sa isang ganito kadinding examination. Para po sa akin, panghuli ko na rin po, Doc, ngayon pong panahon ng pandemic, naramdaman po natin yung importansya ng mga doktor, ng mga frontliners na katulad nyo. At nakita po natin ang kakulangan ninyo na nasa ospital. So, ano po ang pwede nating maibigay na inspiration sa mga batang naghahangad na maging katulad nyo po at soon maging doktor as yourself? Well, doon po sa mga nangangarap na maging doktor, really have to make sure na yung nagusto niyo po talaga siya kasi hindi po siya madaling proseso. Marami-raming taon po yung isasakripisyo natin bago tayo maging doktor. Pero kung talagang gusto niyo po siya, gusto niyo magsilbi sa kapwa, I think this is the best way to go. Okay, ang pagiging isang doktor po. Marami po magiging struggle. So, kailangan niyo po talagang sipagan, kailangan niyo tiyagaan kung gusto niyo maging isang ganap na doktor po. Yun, tsaga-tsaga lang. Ako meron pa pala. Tsaga lang po talaga. Sobrang wala kang time diba, sa ibang bagay. Wala ka na rin bang time sa love life, Doc Gab? Hobbies. Curious eh. Sa ngayon po, wala po akong girlfriend ngayon. Wala po. But I find time na, of course, mag-date pa minsan-minsan, mga ganun. Pero hindi ko po siya, hindi pa siya pinaka-priority, kumbaga. Talagang, yung time na po, nabanggit niyo. Walang masyado. Well, napakaswerte po ng inyo pong makakasama sa buhay, Doc Gab, dahil napakagaling niyo pong tao. Thank you po. Tuloy-tuloy po sana yung mga achievements and we pray for your career. Thank you po. At sana po, marami pa po kayong matulungan. Thank you so much and stay safe, Dr. Gabriel Pascual. Doc, maraming salamat po. Na ibinigay po ninyo, Doc, dito po sa Morning Balitaktakan. Good luck po. Dasal po namin ng malusog na pangatawan. Bye, Doc. Salamat po. Thank you. Ingat po. Thank you po. Bye, Doc. Yeah.